Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Nagsalita na ang isa sa mga maraming naging karanasan sa paglulunsad ng kudita sa bansa. Ito ay si Senator Gringo Hunasan. Si Senator Gringo Hunasan ay dating miyembro ng AFP at naging parte na nga ng politika. Siya ang isa sa mga naging leader sa pagpapatalsik sa dating Pangulong Marcos noong February 1986. Kanya rin pinamunuan ang magkakasunod na pagtatangkang kudita laban sa pamahalaan ni Pangulong Corazon Aquino. Pero siya ay binigyan ng kapatawaran ni Pangulong Fidel V. Ramos noong 1992. Kaya siya ay naging senador mula 1995 hanggang 2004 at mula 2007 hanggang 2019. Marahil dahil sa kanyang mga naging karanasan bilang dating miyembro ng militar, at naging bahagi nga ng mga paglulunsad sa kudita, ay ninais niyang iparating sa mga kababayan ngayon na ang pagkakawatak-watak ng mga Pilipino at ng mga militar ay hindi katanggap-tanggap. Marahil napilitan na siya magsalita dahil sa nangyari noong nakaraang linggo, January 28, 2024, noong magsalita ang dating Pangulong Duterte ng mga patutsyada patungkol dun sa di umano'y paggamit na bawal na gamot nitong ating presidente. Na pinasinungalingan naman ng PIDEA ang paratang na ang pangalan ni PBBM ay nasa listahan. Sinabi ng PIDEA na kahit kailan hindi na pasama ang pangalan ni PBBM sa drug watch list. Nakiusap itong si Senator Gringo Hunasan na ang ating mga pinuno ay magpakita ng pagkahinahon, maging makabayan at hindi ang pansariling interes ang ninanais at ang kanilang pagiging kagalang-galang na pinuno ng bayan. Ikaw, pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Mabur lang ako namang nagmamakaawa. Kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Bakante tuloy, nakalimutan ko kung ano ako ng sanang ina. Huwag kayong magpaluko. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan, galing kay Lisa Marcos, pati kay Romualdez. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan? Lalo na yung nasa Malacañan, alam ninyo? The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo? May drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Ayun ang bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug pusher at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto. Baka kasali ka pa. Ang pananalitang ito na mistulang tinutulak niya ang militar at PNP na mag-alsa laban sa pamahalaang Marcos. Kung pagsasamahin natin, kung ano ang nasa puso at utak ng anak niya si Mayor Baste. Mr. President, kung wala kay gugma, kung wala kay aspirations, sa inyo ang naso, resign. Na sinabi at nanawagang bumaba na sa pwesto itong si PBBM. Samantalang siya ay nananawagan sa militar. Ito ay maihahalin tulad sa inciting a rebellion dahil sa naising tanggalan ng kapangyarihan ang Pangulo. Inulit niya ulit ang mga ito sa mga tao sa Malacañang, ang kanyang panawagan laban kay Pangulong Marcos. Alam ni Senator Hunasan ang bigat ng epekto ng mga pahayag na ito ni dating Pangulong Duterte. Kaya siya ay lumabas
at nanawagan sa dating Pangulong Duterte at kay PBBM. I have stood at the gates of the presidential palace in full combat gear many times in my life, both as a defender and attacker, driven by my conscience rather than an invitation or adventurism. Pagmamahal sa bayan at mga mamamayan ang palagi't palaging nagtutulak sa akin bilang isang sundalo, bilang isang public servant, at bilang isang ordinaryong mamamayan. The effects of a divided society, people, and our armed forces are unacceptable to every Filipino, especially considering the current global situation that we must confront together, united as one people. I appeal to our leaders to show sobriety and the utmost level of patriotism and statesmanship for the sake of our children who always look up to us as examples of political unity. Buong pagpapakumbaba kong hinihimok sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte na maglaan ng kahit sandaling panahon para sila'y magkasama at makapagsagawa ng isang makabuluhang talakayan tungkol sa mga issue at alalahanin ng ating bansa sa kasalukuyan at sa hinaharap. Naniniwala ako na lahat tayo'y may kakayahang iwasan ang mga panganib ng digmaan o hidwaan at ang mga pinsalang dulot ng pagkawatak-watak ng ating bansa. Mahal ko ang Pilipinas. Mahal ko ang mga Pilipino. At hindi ako natatakot na isakripisyo ang aking buhay gaya ng aking ginawa sa nakaraan. Titindigan ko ito kung ang nakararaming kababayan natin ang patuloy na magdurusa sa gitna ng tensyong politikal sa pagitan ng tinitingnan pa naman nating mga national leaders. Ako po si Gringo Nasan, Pilipino. At iyan po ang panawagan ni dating Senador Gringo Onasan. At sabayan na rin po natin ang ating dasal para po sa ating bayan. Hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako po si Atty. Claire Castro, ang papalalang huwag tulugan ang inyong karapatan.